Nasa penthouse siya ng binata ngayon. Nakaupo siya at nakapangalumbaba sa ibabaw ng lamesa habang pinapanood ang kasintahan na nagluluto ng tanghalian nila. Ilang weeks na rin ang nakalipas. At sariwa pa rin sa alaala ng binata ang lahat na nangyari sa hasyenda nila sa Malaysia. Ang saya at walang boring na moments. Napapangiti pa rin siya kapag naaalala niya ang kabaliwan nilang magpipinsan. Lalo na yung maghabulan silang magpinsan dahil nagbubukingan na silang dalawa. Hanggang sa mangrambulan na sila at nagpagulong-gulong silang dalawa sa damuhan. Walang nagpapatalo. Tumigil ang dalawa nang makarinig sila ng kanan ng aso. Ang nakakatawa pa magkahawak kami silang dalawa na tumatakbo habang habol sila ng malaking aso na pinakawala ng lolo nila. Nagpaikot-ikot sila sa isang malagong halaman. Panaytawa nilang lahat. Imbis talaga na maawa ang dalaga at matakot para sa dalawa dahil nakakatakot naman talaga yung aso. Pero sabi ng tito ng mga ito, hindi daw yun basta-basta mangangagat. Tatahol lang daw, kaya nakahinga siya ng mabuti. Napabitaw ang dalawa sabay pang umakyat sa malaking puno ng mangga. Nagunahan pa silang makaakyat, walang tigil sila sa pagtawa. Halos maluluha na rin sa kakatawa dahil sa kabaliwan ng dalawa. Pati ang matanda nakikitawa na din at naiilang sa kalokohan ng dalawa. Naalala pa ng dalaga na sinabi ng lolo ng mga ito, "These two kids are partner in crime, but they always quarrel even the simplest things. After they quarrel, a minute later they are happily playing together again. Until now, they didn't even change." Iiling-iling pang kwento ng matanda. Ilang minuto din silang nakaupo sa sanga ng mangga, kumakaway-kaway pa sila sa kanila na parang walang nangyari. Umalis na rin ang aso, pinabalik na sa kulungan nito. Noong bumaba ang mga ito, parang walang nangyari sa pagitan ng dalawa. Nagtawanan pa ang mga ito at magkaakbay na lumapit sa kanila. Pero ang mas nakakatawa, last day na nila sa hasyenda. Nag-inuman sila kasama ang ilan nilang mga kasambahay. Nasa kalagitnaan na sila ng kasiyahan nang makarinig sila ng tunog ng gitara at may mga kumakanta. "Mela, baka yung manliligaw mo na yung kumakanta." Tudyo ng kasamahan nila na nasa loob ng kubo na yon. "Naku, hindi ganyan ang boses ng palakana yun. Mas maganda ang boses ng kumakanta sa labas." Tanggi naman nito agad. Natawa ang dalaga sa tawag nitong palaka sa lalaking nanliligaw dito. "So noisy!" Simangot ni Farah, nakasintahan ng pinsan ni Rafael. "May tama na yata ito dahil namumula na ang mukha nito." "Yeah, I love their voice but it's very noisy." Maktol din niya. "Nanay, paano ba patigilin ang mga kumakanta sa labas? Nangiistorbo sila sa atin eh." Tanong pa niya sa matandang kasama nila. Itong mayordoma nila doon sa mansyon. Mabait at maraming kwento na nakakatawa, kaya wala silang ginawa kundi ang tumawa lang ng tumawa. Inutusan nito ang dalawang kasamahan nila na kumuha ng isang baldeng may lamang tubig at dalawang tabo. Agad namang tumalima ang mga ito. Pagkakuha ng mga ito ng isang baldeng may tubig ay inutusan sila ni nanay, siya at si Farah na buhusan ng mga taong kumakanta sa labas ng kubo. Agad na sumunod si Farah. Nag-alinlangan pa siya. Kahit nakainom siya, alam niya pa rin naman ang ginagawa niya. Pero dahil naiingayan siya at kahit maganda ang boses ng kumakanta sa labas, sumunod pa rin siya sa utos ng matanda. Sabay silang tumayo ni Farah at sabay din na itinapo ng tubig sa hawak nilang tabo sa labas ng bintana. Holy shit! Bulalas ng mga tao sa labas. Bigla naman silang napalingon ni Farah sa labas ng bintana. Si Rafael nakahawak sa gitara at yung boyfriend ni Farah ay kumakanta kasama pang dalawa nitong mga pinsan at sinasabayan ng ibang tauhan sa hasyenda. Sa di kalayuan naman ay may isang kubo pa doon at doon naman ang ibang mga pinsan ng mga ito. Tawang-tawang mga ito nang makitang binuhusan nila ng tubig ang mga kumakanta sa labas. OMG! Bulalas ni Farah. Siya naman ay nag-peace sign lang at ngumiti ng pilit. Nakita niyang basang-basa ang mukha ng magpinsan. Ang mga ito pala ang mas nabasa sa ibinuhos nilang tubig. Napahilamos na lang ang mga ito sa ginawa nila. It's Nanay Ida's suggestions. We don't like very noisy here. Don't you see we are having fun? Simangot ni Farah sabay irap sa mga tao sa labas at hinila na siya dito pabalik sa loob. We just want to serenade you guys. Mahabol naman ni Kerwin. Don't you think too much, Bella? Sabi naman ni Rafael. Napahalakhak na lang siya bigla na siyang ikinalingon ni Rafael. Nakakunot na itong lumingon sa kanya. What's that for? Taka nitong tanong sa kanya. Don't mind me here. Naalala ko lang kasi yung mga nangyari sa Malaysia. Natatawa pa rin niyang sabi. Kahapon din naman, yun ulit ang inaalala mo ah.
Yung ginawa natin tuwing gabi doon, hindi mo naaalala? Iba naman yun. Ngumuso siya. Tsaka, normal na lang yun sa ating dalawa. Irap niya sa binata. Ang ayaw ko lang sa ginawa mo doon ay ang nalasing ka at naghubad ng damit. Ibinalandra mo ang katawan mo at naligo sa pool kasama si Farah. Seryosong sabi ni Rafael. Eh, wala na naman ng gaano tao at medyo malayo naman sa kubo yung swimming pool ah. Katwira naman niya. Kahit na, kita pa rin naman kayo sa pwesto namin. Mabuti't nakita ko kayo. Huwag ka nang iinom kahit kailan. Sabi pa nito, ngumuso na lang siya. Kulang na lang isa ako moko. Makatakip ka sa katawan ko. Akala mo mawawala kapag may tumingin. Kalulusong ko pa lang sa tubig. Hinila mo na ako paahon at agad na tinakpan ang katawan ko. Hindi naman ako hubad at natural lang na mag-swimsuit kapag maliligo sa pool. Napaka OA mo. Mahaba niyang litanya. Umira pa siya sa kasintahan. Lumapit ang binata at niyakap siya nito mula sa likuran niya. Hinalikan siya nito sa pisngi. Ayoko lang na titingnan kanila ng mga kalalakihan sa asyenda. Lalo na't may party at puro mga lasing at nakainom na din ang mga tao doon. Ayokong tumingin sila sa'yo na may pagnanasa sa mga mata nila. Ayokong binabastos kanila kahit sa paningin lang. I just want to protect you. Like the way my cousin did to their girlfriends. Naiintindihan mo ba? Ha, love? Tumango lang siya. Tama naman ito sa isip-isip niya. Parang nag-guilty tuloy siya sa inasta niya kanina. I'm sorry. Mahina niyang sabi. Humigpit naman lalong yakap nito sa kanya. Hindi na ako makahinga. Lalaki ka. Inis niyang sabi. Humalakak lang ito. Gustong gusto mo naman nagpapayakap. Babae ka. Panggagaya naman ito sa kanya. Eh, anong magagawa ko? Maya't maya, bigla ka nalang yayakap dyan. Minsan nahalik. Napaka-clingy mo na ngayon. Wika naman niya. Sinusulit ko lang ang mga araw na sinayang ko. Sabay yakap ulit at pinatakan siya ng halik sa labi. Kumalas na ito at nagtungo ulit sa may kitchen para maghain na ng tanghalian nila. Nakaupo lang siya at pinapanood bawat galaw ng kasintahan. Napapangiti siya kapag nahuhuli siya nitong nakatingin dito. Sinusuklian na lang siya nito ng kindat at matamis na ngiti sa labi. Parang mga teenager na nagliligawan pa. Napapahagikik siya sa isiping yon. Simula noong nagkabati sila, hindi pa rin nagbabago ang nakasanayan na niyang ginagawa mula noong nagkahiwalay sila. Hatid sundo pa rin siya nito. Sabay nakakain ng lunch at dinner. Nag-set up ulit ito ng date sa Rooftop 8, nakaraang monthsary nila. Mas naging malambing ito, naging mas maalaga at mapagmahal. First time din nila na may nangyari sa kanila sa rooftop. Safe naman doon dahil pagmamay-ari naman ng binata ang penthouse at ang rooftop ay exclusive lang para sa kanila ng binata. Napaka-clingy na nito ng sobra. Masaya na silang kumakain nang may tumawag sa landline ng binata. May pinindot lang ito. Connected yon sa sala ng mga ito. Hello? Who's in the line, please? Hello, sir. Someone looking for you down here, sir. Nakat ang sasabihin nito. Hello, Kuya Rafael. It's me, Stephanie. Namiss lang kita kaya pinuntahan kita dito. Sabi sa kabilang linya. How do you know my penthouse? Painis nitong tanong sa kausap niya. Naririnig naman niya kasi naka-loudspeaker at may hinala na siyang kapatid nitong bunsong kausap nito. Kinulit ko po si Nanay Linda. Hindi mo na kasi ako pinapansin. Aren't you love me anymore, ha? I already learned my lesson and I already promised to you na hindi ko na uulitin ang ginawa namin kay Ate Bella. I'm sorry and I meant it, Kuya. Naririnig niyang umiiyak ito sa kabilang linya. Napahilamos naman ang mukha ang binata. I told you I want peace of mind. Ginagawa mo lang naman to dahil sa utos ni Mommy. Spy? Inis na sabi nito. No, I swear Kuya, galit si Mommy sa akin dahil hindi ko siya sinusunod sa gusto niya. She even take my car key. She hide my laptop and my phone. Hindi mo na ba ako mapapatawad sa nagawa ko? Malungkot nitong tanong sa kabilang linya. Bumuntong hininga ang binata. Ayoko ng sakit ng ulo. Napatigil ito nang hampasin niya ito sa balikat. Lumingon ito sa kanya. Papasukin mo na siya. Bulong niyang inis kay Rafi. Pahirapan pa talaga nitong kapatid. Gusto niya din namang magkabati ng mga ito. Ako nga, napatawad ko na sila. Itong mokong na to napakatigas din eh. Bumuntong hininga ulit ito. Give the phone to the security guard. I'll talk to him. Seryosong utos nito sa kapatid. Hello, sir? Let her in.
help her and point the right way to her to come into my penthouse. Thank you. Pagkasabi nun ay may pinindot ito, napalingon agad ito sa kanya. Okay lang sa'yo na nandito ang kapatid ko. May pag-aalala sa boses nito, ngumiti siya sa binata. Oo naman, kapatid mo siya eh. Hindi mo siya dapat tinitikis. Wika niya. Hindi niya muna sinabi na maayos na sila ng kapatid nito. Magdagdag lang ako ng plato para sa kapatid mo. Baka mamaya andyan na siya. Please lang, love. Huwag mo na siyang aawayan, hmm? Lambing niya sa binata. Lumapit siya at niyakap niya ito. Tumingala ito para makita ang mukha niya. Agad naman siya nitong sinalubong ng matamis na halik sa labi. Napatigil sila sa paghahalikan ng tumunog ang doorbell. Agad siyang kumala sa binata. Nakakuha na sana ako ng plato. Makahalik ka eh. Gusto mo sulit na sulit. Baka na magana naman ang labi ko. Simangot niya sabay haplo sa labi niya. Humalakhak lang ito. Yumakap ka kasi. Ginantihan lang kita. Natatawang sabi pa nito. E di yakap din ang iganti mo. Hirap niya dito. Nagreklamo ka pa. Tumugon ka naman eh. Tudyo pa nito sa kanya. Siyempre, halik yan eh. Tutugon talaga ako. Ano pa nga ba? Sikmat niya. Umalis ka na nga. Buksan mo na yung pintuan. Sabay tulak niya sa binata. Humalakak na naman ito sa sagot niya. Kinintalan muna siya ng mabilis na halik sa labi bago ito nagtungo sa pintuan. Kuya Rafael, I miss you so much. Rinig niyang sabi ng kapatid ni Rafael. Stop hugging me, brat. Hindi pa tayo bate. Sikmat ng binata sa kapatid nito. Napailing siya sa sinabi ng kasintahan. Kaya agad siyang lumabas ng kusina para tingnan ang magkapatid. Baka awayin na naman ito ng binata. Kakasabi lang niya na huwag niya na itong aawayin eh. Pasaway niya lalaki. Gusto lang naman kitang mahaga. Nakangusong sabi ng kapatid nito. Ang ganda talaga nito. Napakasimpleng bestida lang ang suot nito. Hindi rin nakakasawang titigan ang mukha nito. Gusto niya na kapag nagbuntis siya, ang paglilihan niya ay ang kapatid ni Rafael. Sa isip-isip niya, napangiti siya sa naisip. At pagngiti niya, siya namang lingon ng dalawa sa gawi niya. Ate Bella! Masayang sigaw nito sa kanya. You are here too? Bulalas nitong sabit, agad itong lumapit sa kanya at niyakap din siya. You see it already? Tatanong pa talaga. Asar na sabi naman ni Rafael dito. Hmm? Hirap ng kapatid nito. Kumusta ka na? Ngiti niyang tanong sa dalaga. Hindi na niya pinansin ang pagkatulala ng binata sa tabi at nakatingin lang sa kanila ng kapatid nito. Medyo maayos na naman ako, Ate Bella. Nagugutom na rin ako. Pwede kaya akong makikain dito? Ngiti nito sa kanya. Sure, nagsisimula pa lang kaming kumain. Agad niyang sabi. Pumunta ka lang ba dito para makikain? Anong ginagawa ng mga kasama sa bahay? Bakit hindi ka nila nilutuan? Nakakaistorbo ka na sa amin. Simangot ng binata. Kumapit sa kanya ang kapatid nito. Love, hindi siya nakakaistorbo sa atin, okay? Tara na, kain na tayo. Iginiyan na niya ang kapatid ni Rafael sa dining table. Wala na itong nagawa kundi kumamot na lang ng ulo at sumunod sa kanilang dalawa. Hindi yata ito nakatiis at nagtanong na sa kanilang dalawa ng kapatid nito. Kailan pa kayo naging close, ha? Curious nitong tanong. Ngayon lang. Sabay pa nasabi nilang dalawa. Sabay pa silang napahagikit. Nakita niyang sumimangot ang binata. Sinabi na lang niya kung paano sila nagkabati ng kapatid nito. Lumamlam naman ang mukha ng binata nang marinig nito ang kwento niya. Kung paano sila nagkabati ng kapatid nito. Hinawakan pa nito ang kamay niya at marahan na pinisil. Apologetic pang tumingin sa kanya at ngumiti ng pilit. Ngumiti siya para malaman itong maayos na silang dalawa. Tumangutang naman ang kapatid nito. Masaya ako at nagkakasundo na kayong dalawa. Make sure pa na yung natutuo yung pinapakita mo sa girlfriend ko, ha? Seryoso nitong sabi sa kapatid nito. Kuya, stop calling me Paneng. It's funny. Short for Stephanie, okay? Maktol ng kapatid nito. What's wrong with Paneng? It suits you well, Paneng, bratty. Pang-aasar nito sa kapatid. Napahagikik siya sa pang-aasar ng kasintahan niya sa kapatid nito. Todo simangot naman ang dalaga. Nangingiti na lang din ang binata. Nag-e-enjoy na asarin ang kapatid. Tapos na silang kumain at naglinis sa kusina. Hindi siya masolo ng binata dahil andito ang kapatid na makulit. Laging nakadikit dito. Nag-movie marathon sila imbis nakatabi niya ang binata, sumisingit ang kapatid nito kaya naiinis naman ito. Gabi na, umuwi ka na. Tatawagin ko nang magsusundo sa'yo dito.
Seryoso nitong sabi sa kapatid. Pwede po, dito na lang din ako matulog, kuya. Please? No! Please, ngayon lang naman eh. Ayokong makita si mommy at daddy. Kahit ngayon lang, kuya. Sumamo nito sa kuya nito. Bakit? Anong ginawa nila? Agad nitong tanong sa kapatid. Basta ayoko muna sabihin ngayon. Payagan mo na ako matulog dito, kuya. I'm okay here, in the sofa. Sabi pa nito. Desidido talaga na gusto nitong dito matulog. Hindi niya naman alam ang dahilan pero nakakasiguro siyang napagalitan ito. Kaya sumingit na lang siya. Payagan mo na siya, love. Ang lawak naman at ang laki ng kondo mo. Kasya tatlong tao dito sa loob. Hayaan mo na muna siyang dito matulog. Matamis niya itong nginitian. Eh ano pa nga bang magagawa ko? Sabi na lang ng binata at sumalampak pa upo sa carpet at sumandal sa mga binti ng dalaga. Seryoso na itong nanonood habang sila ng kapatid nito ay nag-uusap. Yay! Salamat Ate Bella and Kuya. Sungit. Bungisngis nito. Yun na lamang ang tanging na isagot ng binata. Ate Bella, gusto ko kapag nagka-baby na kayo ni Kuya, sana Stephanie ang ipangalan mo kapag babae. Steffi, I mean. Tapos, Stefano naman kapag lalaki para hawig sa pangalan ko. Hagikik nito. Nice name, I like it. Diba love? Aren't you agree? Tanong pa ni Bella sa kasintahan. Napansin niyang pananahimik nito kaya niyuko niya ito. Are you okay, love? Malambing niyang tanong malapit sa mukha ng binata. Love? Hindi ito sumagot. Nilingon lang siya at ngumiti. Babalik na sana siya sa pagkakaupo ng maayos pero agad nitong hinawakan ng mukha niya. Sabay halik sa labi niya. Lokong to, hindi ba niya alam na nasa tabi lang namin ang kapatid niya? Puputuli na sana niyang halikan nila nang batuhin sila ng una ng kapatid nito. Nakakainis naman kayo, may bata kaya dito. Simangot nitong sabi, sabay bato ulit sa isang una na naman. Hindi na kayo nahiya sa akin, hmm? Humalakak lang ang binata. Sino ba kasi may sabing makikitulog ka dito? This house is only for the lovers. Umalis na nga kayo dito? Simangot nito. Sa isang room ka na matulog, malinis at maayos yun. Linisin at ayusin mo din pag gising mo sa umaga. Matutulog na kami. Sabi ng binata sa kapatid nito. Mabuti pa nga kaysa nagkakalat kayo dito. Good night na po ate at kuya. Lumapit muna ito para humalik sa pisngi nila at tinaboy na silang dalawa dahil nakaka-istorbo daw sila sa panonood nito ng movie. Good night, Bratty. Matulog na pagkatapos mong manood. Good night, Fanny. Ngumiti siya sa dalaga. Kumaway lang ito at itinuon na ang paningin sa pinanonood nito. Umakbay naman sa kanyang binata at may ibinubulong. Napahagikik na lang siya. Binuhat siya nito patungong kwarto nila. Wala na silang pakialam sa kapatid nito kung makita man sila nito na binuhat siya ng kuya nito. Gusto lang kasi nitong makaisa, hindi na nahiya sa kapatid. Pero excited din naman siya dahil ilang araw na wala silang make love. Dahil busy at laging pagod sa trabaho silang dalawa. Cuddling every night is not enough.